Mga kapuso, imbis na bigyan ng panugit, pinahiya at pinagbantaan pa ng mga nasa likod ng mga online lending app ang ilang nangungutang sa kanila pero hindi agad makabayad sa itinaktang araw. Alam nyo, ganyan din ang modus po, ganyan din ang sistema ng mga credit kumpanya sa credit card ng mga banko pag naniningil. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, posibleng managot sa batas ang mga manghihiya online. Nakatutok si Emil Sumangil. Kinapos sa pera si Liza, di niya tunay na pangalan nang tumama ang pandemya. Kaya tumakbo siya sa isang online lending app para mangutang. Ano ako, single parent. So, kailangan ko that time is pandagdag ng tuition. Agad daw inaprubahan ang 4,000 piso niyang loan pero nang mabigo siyang mabayaran ito sa takdang petsa. Nung due date ko na, sabi ko, pwede ko bang partial muna. Doon na siya nag-start na, ma'am, hindi pwede. Pag hindi mo final payment yan till 5 p.m, ipaviral ka namin. Tinotoo raw nang nagpautang ang banta at una siyang hiniya sa mga kadugupan niya. Dinamay na kanya kasi yung mga pamangkin ko, which is sila yung mga contact reference ko. Nilagay na niya as scammer, ganyan. Scammer alert. If makikita nyo, paki-ano na lang sa police station. Sabi ko, bakit ganito sila? Alam niyo naman kung na pandemic ngayon, bakit ayaw niyong magkaroon ng konting konsiderasyon? Si Janine, di rin niya tunay na pangalan, isang medical frontliner sa Bukidnon. Umutang din siya sa isang online lending app ng 1,000 piso ng maospital ang anak. At nang madelay na raw siyang magbayad sa mga Facebook post niya raw, nagkomento ang nagpautang sa kanya para siya singilin at hiyain. Hinihingi ako ng extension o kung ano ba ang pwede kong gawin na para hindi naman yung isang butuhang bayad. Kasi nga mahirap, nahihirapan ako kasi previously na-admit yung anak ko. Kaya nag-overdue ako. Eh, hindi nila maintindihan. Sabi nila na pinagloloko ko daw sila. Huwag ko daw silang bibigyan ng mga ganyang rason kasi daw hindi sila naniniwala. Hinaras na nila ako, pinagmumura nila ako. Si Joy, di rin tunay na pangalan. Isang bank executive naman. Tinakot ng pinagkakautangan niya na isusumbong siya sa mga boss niya kung hindi makakapagbayad. Siyempre ako po, nagtatrabaho po as frontliner. Siyempre, natatakot din po ako na mawalan ng trabaho pag nalaman po ng company. Sana po, mapasara na lang po yun para wala namang biktima. Ang caregiver naman na itatago natin sa pangalang Rina, masasakit na salita raw ang inaabot sa kada siya sisingilin ng nagpautang sa kanya. Sabihan ka pa ng baboy, tanga. Pinanganak ang hampas lupa, lahat po ng pangit na salita. May police daw po magpupunta sa akin sa NPI kasi lumabas na daw po yung warrant ko. Ako. Pag hindi daw po ako nagbayad, pagbabarilin daw po yung bahay namin. Aminado si Rina at ng iba pang nakausap namin, ang utang ay utang na dapat bayaran. Pero yung yuraka ng kanilang dangal ay iba na raw usapan. Nakalagay po sa agreement nila doon bago ka po mag-loan na kung wala kang pambayad, pwede ka magbayad ng penalty or extension. Pero hindi naman po nakalagay sa kontrata po na may karapatan na silang murahin kami, walang hihain kami, pati mga contact namin tinatawagan po nila. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, posibleng managot sa batas ang mga mamamahiya ng kapwa online. Iwasan po natin yung pamamahiya sa iba't ibang online platforms natin, no? Kasi pwede po tayong maging liable po dyan. Depende po yan, sir, sa gravity ng post na or yung mga remarks na ipopost natin against dun sa mga nakautang sa atin. Ito mga nakakapanirang mga text at nakakapanakot na mga text, no? Ay kailangan maipresent itong ebidensyang ito. No? Pangalawa, iyan po ay pwede nyo idulog po sa amin, ano? Bilang at magreklamo. Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas.